Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maureen. Hindi ko po kwento ang nais kong ibahagi sa inyo at kwento po ito ng Lolo Mario at Lola Inay ko. Gusto ko lamang pong i-flex sa inyo kung gaano kadakila ang pagmamahalan nilang dalawa. Gusto ko lamang ipakita sa inyo ang totoong mukha ng pag-ibig na nakikita ko araw-araw sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Yung pag-ibig na mapapasana all ka na lang. 60 years na ang pagsasama nina Lolo at Lola, pero kapag magkasama sila, akala mo ay kakakasal lamang nilang dalawa dahil sa sobrang pagmamahalan na makikita mo sa mga mata nila. O hindi ba sana all talaga, Papa Dudut? Aminado naman silang pareho na sa loob ng ilang dekadang pagsasama nila ay hindi naging madali. Marami rin silang mga pagsubok na pinagdaanan at hanggang ngayon ay pinagdaraanan pa rin. Kung meron man silang isang pagsubok na hanggang ngayon ay kinakaharap nila ay ang pagiging ulyanin ng Lola Inayon. Sa pagsubok na ito ay nakita ko kung gaano kamahal ni Lolo Mario si Lola Inay dahil sa ipinakikita nitong pasensya na ipaalala ang lahat tungkol sa mga bagay na nakalimutan na niya araw-araw. Naaalala ko pa kung paano tayo hinabol ng mga gansa noong gabing pauwi na tayo galing sa baile. Naaalala ko pa kung paano ako nakipaghabulan para bawiin yung tinangay na tsinelas ko nung isang gansa. Eh kung bakit naman kasi nagtsinelas ka pa eh. Alam mo naman pupunta ka ng sayawan. Eh sana sira ang kaisa-isang sapatos ko nung iniram ni Pino nung nanligaw kay Lala eh. Eh bakit naman kasi naghihiraman pa kayo ng iisang sapatos lang? Dati lang naman yun, nung wala pa talagang perang pambili ng sapatos. Alam mo namang hirap kami sa buhay noon. Saka lang kami nakabawi nung lumuwas na ng Maynila si Tatang. Alam ko yun. Eh naalala ko pa nga nung minsang inilabas mo ako papunta sa plaza eh. Wala ka palang dalang pera. Eh pareho tayong hindi pa kumakain noon. Di mo alam kung paano ako nilamon ng hiya noon nang magpabili ka sa akin ng sorbetes. Pero wala akong mailabas sa aking pitaka. Nagdala ka pa ng pitaka, pero ang tanging laman lang ay... Ang napakagandang larawan mo. Ay, napakasarap balikan ang mga alaala natin noon, Mario. Ang simple lang ng lahat. Buong puso ako nagpapasalamat sa'yo dahil... Kahit na walang-wala akong gaanong kwarta noon, pero nagawa mo akong mahalin. Pakiramdam ko noon eh, ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Dahil pinaramdam mo naman sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa paningin mo. Naalala mo pa ba? Bakit ba tayo nakahiga ngayon sa kama? Ha? Bakit tayo nakahiga? Oras na ba para matulog? Ay, teka! Nakapaghapunan na ba tayo? Oo naman. Kanina pa. Ikaw pa nga nagluto ng paksiw na tilapia. Paksiw na tilapia ang hapunan natin kanina? Oo. Di mo na ba maalala? Eh, hindi ko nga maalala kung paano tayo umabot na nakahiga na rito sa kama. Matapos ang hapunan, pumanik na tayo rito sa kwarto para magpahinga na. Pero tulad ng dati, nakipagkwentuhan ka pa sa akin tungkol sa nakaraan natin. Nagkwentuhan? Ano pa pinagsasabi mo kwentuhan? Yung tungkol sa baile, yung sa gansa, sa kawalan ko ng kakayahang bumili ng sapatos at... Oh, saan ka pupunta? Aba, hindi maghahapunan.
Hindi pa ako kumakain eh. Halika na't samahan mo ako. Pero kumain na nga tayo. Eh, kung ayaw mong sumama eh, ayos lang. Ano nga bang ulam? Paksiw na tilapia. Ikaw nga ang nagluto, di ba? Paksiw na tilapia? Ako ang nagluto? Ay, halika na. Sasamahan kita. Ako man ay nagugutom na rin. Halos gabi-gabing ganito lagi si Lolo Mario kay Lola Inay, Papa Dudut. Madalas sinusumpong ng pagiging ulyanin si Lola tuwing sasapit ang gabi, kung kailan sila nakahiga na at handa ng matulog. Makakalimutan madalas ni Lola na naghapunan na pala kami at bigla itong lalabas ng kwarto para magluto. Susunod naman si Lolo at tutulungan si Lola para maghanda ng panibagong hapunan sa kalagitnaan ng gabi. Gigisingin pa nga ako madalas ni Lola para kumain na at hihingi na lamang sa akin ang pasensya si Lolo dahil sa pangiistorbo ni Lola sa tulog ko. Naunawaan ko naman ang kalagayan niya kaya nagpapanggap na lamang din ako tulad ni Lolo, nakakain pa lamang kami ng hapunan kahit sa totoo lang ay busog at antok na kaming pareho. Ganyan kami halos gabi-gabi. At nabibilib na lamang talaga ako kay Lolo sa tiyaga at pasensya niya kay Lola tuwing nagiging makakalimutin nito. Aware naman si Lola sa pagiging ulyanin niya at aminado siya na natatakot siya sa kalagayan niya. Madalas, pinag-uusapan nila itong mag-asawa. Narinig ng aking tenga ang mga hikbing yan. Magsabi ka sa akin, ano bang problema? Natatakot ako. Natatakot saan? Eh, baka isang araw, maubusan ka na ng pasensya sa akin dahil sa pagiging makakalimutin ko. Hindi mangyayari yan. Eh, baka isang araw, pati ang pagmamahal mo sa akin ay mawala na rin dala ng pagod sa pagiging ulyanin ko. Mas lalong hindi mangyayari yan. Natatakot ako, Mario. Paano kung isang araw wala na talaga akong maalala kahit isa tungkol sa atin o kahit sa mga naging alaala natin? E di, ipapaalala ko sa'yo isa-isa. Araw-araw. Ay, hindi biro ang kalagayan ko, Mario. At mauunawaan ko kung sakaling makaramdam ka ng pagod. Mapapagod ako marahil pero di ako magsasawa at mas lalong hindi ako titigil. Sinasabi mo lang yan para tumigil ako sa pag-iyak ko. Sinasabi ko to dahil ito ang totoo. Sana ay manatili ang pasensya at tiyaga mo sa akin, Mario. Maraming pagkakataon na hindi ko na malalabanan ang pagkalimot ko. Pero sana ay hawakan mo lang lagi ang aking mga kamay. Baka sakaling makatulong para muli akong makaalala. Di ako bibitiw. Pangako yan. Mangako ka rin sa akin, ha? Na kapag hindi mo na kaya... Mangangako ako sa'yo na kakayanin ko. Araw-araw? Araw-araw. Maluha-luha akong nakikinig sa usapan nilang ito, Papa Dudut. Napakadakila at napakapuro ng pagmamahal ng lolo kay lola. Bihira ka nang makasaksi ng ganitong klase ng pag-ibig at dinadasal ko talaga sa gabi na sana ay makayanan nila ang pagsubok na ito, lalong-lalo na si Lolo. Napasa ng kalagayan ni Lola. Hindi biro, Papa Dudut, ang maging araw-araw ni na Lolo at Lola at sana ay malampasan nila ito. Nang pinag-uusapan nila at naniniwala naman akong makakayanan nila ito. Ilang dekada rin nilang pinatunayan ang pagmamahalan nila
at sa nalalabing ilang pang taon ng buhay nila. Imposibleng hindi nila yon makayanan pa at naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagmamahal. Naniniwala kong balang araw ay mananalo silang pareho sa pagsubok na ibinigay sa kanilang dalawa. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na ka, Barangay! Paano nga ba nagsimulang makalimot si Lola? Naalala ko pa na ilang taon na ang nakakalipas, nasa bakuran namin si Lola noon at nagwawalis. Isang hapon yon ng Lunes. Nasa kwarto ako noon at nagbibihes dahil kakauwi ko lamang galing sa eskwela. Si Lolo naman ay nakaupo sa parte malapit sa winawalisan ni Lola. Kapwa silang nakikinig ng radyo. At narinig ko pa nga noon na sinasabihan nila ang pagkanta, ang mga napapakinggan nilang mga awitin. Madalas na ganito ang routine nila tuwing sasapit ang hapon, pero kakaibang naging ganap. Nung araw na yon, dahil habang nagwawalis si Lola, ay bigla itong napasigaw at napahinto sa kanyang ginagawa. Nagulat si Lolo lalo na noong tumakbo si Lola papunta sa loob ng bahay. Hinabol siya ni Lolo na noon ay gulong-gulo kung ano nga ba ang nangyayari kay Lola. Inay, ayos ka lang ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba ako nasa bakuran kanina? Bakit ako may hawak na walis? Anong ibig mong sabihin? Dahil kanina lamang nagbabalat ako ng gabi. Kahapon ka nagbalat ng gabi para sa niluto mong sinigang na baboy. Hindi kahapon yon. Anong kahapon? Kanina lang yon. Kumalma ka. Ang ulam natin kanina ay pritong dalagang bukid. Di ka nagbalat ng gabi kanina dahil kahapon mo yung ginawa. Hindi! At bakit nakasuot ako bigla ng pulang duster na ito? Samantalang nakasuot ako ng berdeng blusa. Ang berdeng blusa na sinasabi mo, kahapon mo suot. Yung bigay sa'yo ng panganay natin nung nakaraang Pasko. Hindi, suot ko yung kanina habang nagbabalat ako ng gabi. Inay, ano bang... Naguguluhan ako. Ano bang nangyayari? Bakit bigla ako nagwawalis ng bakuran habang suot ang duster na ito, samantalang kanina nagbabalat lang ako ng gabi? Dahil kahapon nangyari yun, Inay. Tumahan ka na. Maupo ka muna at ikukuha kita ng maiinom na tubig. Huwag mo akong iwan, Mario. Natatakot ako. Kukuha lang ako ng tubig. Huwag mo ko iwan, sabi eh. Sige. Dito lang ako. Kumapit ka sa kamay ko. Andito lang ako. Napagod ka lang marahil, kaya bigla kang nakalimot sa mga ginawa mo ngayong araw. At kahapon. Bakit wala akong maalala sa mga sinabi mo? Bakit hindi ko maalala na pritong dalagang bukid ang ulam natin kanina? Samantalang ang utak ko pinapaalala sa akin na maghahanda pala ako ng pangsigang natin. Pagod ka nga talaga. Pasensya na at napagod ka sa mga gawaing bahay. Hayaan mo. Ako na ang magtutuloy ng ibang gawaing bahay. Pumanig ka na sa ating kwarto at magpahinga. Mamaya magiging klaro na sa iyo ang lahat. Maaalala ko na lahat? Oo, maaalala mo na ang lahat. Yon ang akala nila. Akala nila kapag nakapagpahinga na si Lola ay maaalala na niya ang mga nakalimutan niya, pero hindi pala. Sa mga sumunod na araw ay nagtuloy-tuloy ang pagiging makakalimutin ni Lola. Nabahala na kaming pareho ni Lolo
Tinawagan namin si Mama para sabihin ang kalagayan ni Lola at doon ay naging klaro sa amin ang lahat. Naging ulyani na nga talaga si Lola na normal na nangyayari sa mga matatanda. Ito ay ayon na rin sa kamag-anak naming doktor na nakausap ni Lolo. Wala na raw gamot para dito. Sakit na raw ito ng mga matatanda na dapat itanggapin na lamang dahil magiging kasama na nila ito sa pang-araw-araw. Hindi naniwala rito si Lolo. Mas naniniwala siya sa himala na nagagawa ng pag-ibig at handa niya itong patunayan. Sa kung sino man ang magsasabing imposible nang mapagaling si Lola sa kanyang kalagayan. Patawa sa akin, Mario. Nananakit na ang tiyan ko. Pinagpapawisan na ako ng gusto. Maski ako ay nananakit na ang aking pangakatawa. Nawala tuloy ang antok ko. Ikaw talaga, Mario, oo. Lagi mo na lang akong pinapatawa. Kaya ka nga umibig sa akin dahil sa pagiging kengkoy ko eh. Ay, bentang-benta nga kahit kay inang yung mga biro mo eh. Pero sa tatang mo, hindi eh. Natatawa naman yun sa mga biro mo. Pero pinipigilan lang niya dahil ayaw niya maging kampante ka sa kanya. Naiintindihan ko naman yun. Alam kong pinoprotektahan ka lang din niya. Ay, bigla ko naalala. Oh, ano yun? Teka, sino ka? Sino ka? Bakit kasama kita dito pa sa kwartong ito? Kaninong kwarto ito? Bakit ako nandito? Huminaon ka, inay. Bakit mo ko kilala? Sino ka ba talaga? Ako si Mario. Ako ang asawa mo. Mario? Asawa? Paano? Kinasal tayo, no? Ayaw ako hawakan! Tulong! Tulong! Huwag kang sumigaw! Kumalma ka! Sakit mo na talaga ang makalimot at... Huwag ka lalapit sa akin! Huwag! Tulong! Maniwala ka, inay. Ako ang asawa mo. Ako si Mario. Umalis ka! Umalis ka! Sige! Subukan mo lumapit sa akin at masasaktan ka! Inay! Inay! Makinig ka! Huwag mo akong hawakan! Ako ang asawa mo! Ang nagbibigay sa'yo ng mirasol tuwing kaarawan mo! Ang nagbibigay ng gata sa'yo bago ka matulog sa gabi dahil di ka makatulog kapag wala nun! Ako ang pinili mong pakasalan! Umalis ka rito! Umalis ka! Tatawag ako ng pulis kung magtatangka ka pang hawakan ako! Tulong! Inay! Tulong! Inay! Kumalma ka! Dumating na ang kinakatakutan ni Lolo, ang tuluyan siyang makalimutan ni Lola. Sobrang sakit na makita si Lolo na tinitiis ang sampal at suntok ni Lola sa kanya habang lumalapit ito sa kanya para ipaalala kung sino nga ba siya. Para ipaalala na siya ang asawa niya at ipaalala niya na mahal niya si Lola. Kapwa po silang umiiyak noon at si Lola ay umiiyak sa takot kay Lolo dahil hindi niya ito makilala. At si Lolo na umiiyak dahil sa takot na tuluyan na siyang hindi maalala ni Lola. Nasa labas lamang ako noon ng kanilang kwarto at nakikisabay sa kanilang pag-iyak. Ayokong lumapit pa dahil alam kong mas lalo lang maguguluhan si Lola sa mga nangyayari. Kung sino si Lolo na nakasama niya ng 6 na dekada ay hindi na niya maalala pa. Ano pa kaya ang apo niya? Nasa labas lamang ako ng kanilang kwarto noon habang nagdarasal na sana ay hindi na matapos ang gabing yon. Na hindi maalala ni Lola kung sino si Lolo sa buhay niya. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na ka barangay. Pero hindi pa rin maalala ni Lola si Lolo. Nagkukulong si Lola madalas sa kwarto at ako ang taghatid ng pagkain niya. Maski ako ay hindi niya rin maalala, pero mas kampante siya sa akin kaysa kay Lolo. Hindi ako nagpakilalang apo sa kanya. Ang sabi ko lang ay tagapag-alaga niya ako at tumango lamang ito. Ayoko kasing makadagdag pa sa mga iisipin ni Lola. Si Lolo ay sa sala namin natutulog dahil hindi ito nakakapasok sa kanilang kwarto. Hirap din po ito na hindi makatabi at makasama si Lola. Ilang beses ko itong nahuhuli sa kalagitnaan ng gabi na dahan-dahang pumapasok sa kwarto nila para masilayan ang mukha ni Lola kahit na ilang segundo lamang yon, Papa Dudut. Ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba dyan? Gabi-gabi po, nandito ako, Lo. Tara dun, at baka magising ang Lola inay mo. Gabi-gabi na lang po, sumisilip kayo kay Lola. Nangungulila kasi ako sa kanya. Eh, nandito lang naman po siya. Bakit niyo po siya namimiss? Dahil hindi ako sanay na di kami maayos sa isa't isa. Di ako sanay na di nakikita ng malapitan ang mukha niya. O kaya nahahawakan man lang ang kamay at buhok niya. Kaya gabi-gabi, hinihintay niyo siyang makatulog bago kayo papasok sa kwarto niya para makita lang siya? Kahit ilang nakaw na segundo lang, masaya na ako. Basta makita ko lang siya. Mahal na mahal niyo talaga si Lola, no? Higit pa sa sarili kong buhay. Kaya ba hindi kayo napapagod? Kahit kailan, hindi mapapagod ang puso. Kahit pa ulit-ulit kayong nasasaktan? Nauubusan ng pasensya? Hindi ako mapapagod. Kahit na hindi na niya kayo makilala? Hindi pa rin ako mapapagod. Kahit na hindi na niya maalala na mahal niya kayo? Ang isip niya lang ang hindi nakakaalalang mahal niya ako. Pero ang puso niya, alam kong oo. Puso ang magbabalik ng alaala na nakalimutan na ng isipan. Pero sa lagay po kasi ni Lola, parang malabo na. Walang malabo kapag may isang magtsatsaga at di mapapagod na ipaalala sa kanya kung ano ang naging mukha ng pagmamahalan yung dalawa. Pero Lolo, ayokong umasa kayo habang buhay na babalik pa si Lola sa dati. Nasabi na nga rin ng doktor na bit-bit niya na yan hanggang sa dulo. Di ako naniniwala dyan. Ayokong maniwala dyan. Malaki ang tiwala ko na mapapagaling siya ng pagmamahal ko sa kanya. At sana, maniwala ka rin, apo. Gusto ko pong maniwala na pwede pa. Pero ayaw naming makita na nahihirapan kayo. Awang-awa na po ako na nakikita kayo na napupuyat gabi-gabi para lang hintayin na makatulog si Lola at masilip niyo siya. Di naman ako nagre-reklamo. Ayos lang ako. Awang-awa na ako sa inyo kapag sinasaktan niya kayo. Kapag sinusubukan yung lumapit sa kanya. Matibay ako. Ayos lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo na sa tuwing lalabas kayo ng kwarto, laging pigil ang iyak ninyo. Ay, kakayanin ko. Magiging ayos din ako. Wala akong nagawa kundi ang hayaan si Lolo na ipagpatuloy ang ginagawa niya para maalala siya ni Lola. Araw-araw ay nagiiwan si Lolo ng mirasol o sunflowers sa paanan ng kama ni Lola. Ang sabi kasi niya ay baka makatulong ito para maalala siya ni Lola. Yun kasi ang paborito ni Lola na madalas na ibinibigay ni Lolo sa kanya. Pati sa gabi ay walang palya ang gatas ng kalabaw na pinapaabot ni Lolo sa akin na may note na mahal kita. Hanggang sa muling pagbabalik ng iyong alaala. Sa labas din ng kwarto nila ay nagpapatugtog ng malakas na kanta si Lolo.
Hindi ko alam kung ano ang title ng kantang yon, pero sabi ni Lolo ayon daw ang kantang tumugtog noong unang beses niyang nakasayaw si Lola sa isang baile sa kanilang probinsya. Ito raw ang kantang nagpa-realize kay Lolo na mahal na nga niya si Lola. Umaasa siya na kapag narinig ito ni Lola ay manunumbalik sa kanya ang alaalang yon at maaalala na siya. Grabe ang pagmamahal ni Lolo kay Lola, kaya naman paulit-ulit akong humihiling ng isang himala para sa kanilang dalawa. At papadudot, isang gabi ay lumakad palabas ng kwarto si Lola at nagtungo ng sala kung saan ay andon si Lolo at nagpapahinga. Inay, anong... Sino ka ba talaga? Ay, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Gusto mo ba gisingin ko si Maureen para maalalayan ka? Sagutin mo ang tanong ko. Sino ka ba talaga? Ako si Mario. Ako ang iyong... Ay, halika na. Ihatid na kita sa kwarto. Ay, hindi. Ayoko. Nagugutom ka ba? May gusto ka ba? Gusto kong maalala lahat ng mga sinasabi mo sa akin nung una. Maaalala mo rin ang lahat. Paunti-unti. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Mas kailangan ko maliwanagan. Ano bang kailangan mong malaman? Hindi ko alam. Basta ang alam ko ay kailangan kong malaman. Hindi ko maibibigay ang kailangan mong malaman kung di mo alam kung ano yung eksaktong hinahanap mo. Gusto kong malaman kung totoo bang asawa mo ako. Oo. Eh bakit hindi ko alam? Di mo lang maalala, pero asawa mo ako. Ako ang kabiyak mo. Ako ang pinangakuan mo sa altar. Ako ang pinili mong makasama sa araw-araw. Ako yun. Hindi ko alam, pero... Pero ano? Pero gusto kong maniwala sa'yo. Ano bang pumipigil sa'yo? Yung alaala ko. Ay, sa tuwing sinasabi mong asawa mo ako, sa tuwing sinasabi mo sa akin na mahal mo ako, may nagsasabi... May nagbubulong sa akin na maniwala ako sa'yo, pero hindi ko magawang pilitin ang sarili ko na gawin yon. Kasi... Kasi wala kang maalalang ebidensya na nagsasabing totoo yon? Eh, pero matindi yung nagsasabi sa puso ko na, oo, totoo ang lahat ng sinasabi mo. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ako si Mario. Ako ang asawa mo sa loob ng 6 na dekada. May 2 tayong anak at 4 na apo. Kasama natin ngayon ang apo nating si Maureen. Siya ba yung nagbibigay ng gata sa akin sa gabi? At nagsusuklay ng iyong buhok. Hoy, kamukha ko siya. Lalo na nung kabataan mo. Para kayong pinagbiyak na prutas. Mario. Ano yun? Ikaw din ba ang naglalagay ng mirasol sa paanan ng kama ko? Oo, dahil yun ang paborito mo. Paborito ko? Sumasaya ka kapag nakakakita ka nun. At gusto kong nakikita yun sa'yo. Yung saya. Ay... Kaya pala, napapangiti ako't nakakaramdam ng kakaibang saya sa puso kapag nakikita ko yun sa umaga. Dahil naaalala ng puso mo na minsan napasaya ka ng bulaklak na yun. Posible ba yun? Na maalala ng puso ang nakalimutan ng utak? Oo naman! Ay, Mario? Ano yun? Ay... Pwede bang
Pwede bang ipaalala mo sa akin paunti-unti ang lahat? Hindi ko alam kung anong nangyayari pero gusto kong makabalik. Tulungan mo ako. Di mo na kailangang sabihin yan. Dahil araw-araw, di ako mapapagod na gawin yan. Mahal kita. Kahit di mo maalala ang mga salitang yan, basta mahal kita. Hayaan nating mga puso natin ang magsalita. Papadudot, hindi na muli pang bumalik ang alaala ni Lola pero hindi na pagod si Lolo na ipaalala pa rin ang mga bagay na nakalimutan na ni Lola. Araw-araw nanliligaw si Lolo na akala mo ay bumalik sila sa pagkabata. Inulit ni Lolo ang mga paraan ng panliligaw nito kay Lola noong kabataan nila. Kung paano niya nakuha ang puso ni Lola dati ay yun ang kanyang ginagawa ngayon. At ramdam ko na hindi siya napapagod at nakakatuwang pagmasdan sila. Nakala mo'y mga binata at dalaga na nagliligawan, nagkakailangan, nagkakahiyaan at nagkakaigihan. Nakakatuwa silang pagmasdan lalo na si Lola na muli na naming nakikitang ngumingiti lalo na sa kanyang mga mata. Alam kong unti-unti ay naaalala na ng puso niya na minsan sa buhay niya ay minahal niya si Lolo Mario. Sa ngayon, papadudot, aaminin kong wala na akong tiwalang makabalik pa sa dati ang alaala ni Lola pero natutuwa ako na muli silang nakapagsimula nang mawala na ang lahat. Mas lalo ko lang nakita na totoo nga ang pag-iibigan nila dahil kahit na wala nang maalala ang isa, matibay pa rin ang hawak nila sa isa't isa na umaasa na balang araw ay magiging maliwanag na rin ang lahat na kahit mawala na ang alaala na nabuo sa isipan ay andyan pa rin ang puso para ipaalala na minsan ay nagmamahalan sila. Andyan pa rin ang puso na nagpapaalala sa mga bagay na nagawang kalimutan ng nag-uulyaning isipan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham o mas magandang sabihin ay sa pagbasa ng kwento ng aking Lolo Mario at Lola Inay. Ako ang inyong kabarangay forever, Maureen. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.